So, dito naman tayo sa next problem natin. Determine the force P required to hold the 50 kg mass in equilibrium. And then, dapat in newtons yung sagot natin. So, yung weight daw nito is 50 kg. Multiply natin by 9.81. Lagay ko na lang. We have 490.5. Yan. So, yung first natin gagawin, dito muna tayo sa pulley at A. Yan. Ito yung pulley at A. So, if this is B, lahat ng forces sa pulley, yung mga ropes na nakakonect sa kanya, P din yan. So, pag P to, P din pala to, saka ito. So, yan. This is P. And also this one. P. So, if you are to sum up forces vertical pala, yan, ito na yung force na kinikarry ng B. Yan. So, B pala is equal to tatlong P, so 3P. Yan. So, ito na yan. Yan yung B. And then, ito namang dalawa, P. Yan. So, P din pala to. Pag ikat natin siya. P. This is also P. Yan. And then, diba, itong cable na to, it runs sa B pa rin. So, yung dalawa would be B. Yan. And then, dito naman tayo sa pulley at C. I mean, at B pala. Sorry. Yan. So, we have a force acting dito. Ayan. Sabihin natin, ito yung kinikarry ng C. So, ito, B. B and another B. So, by equilibrium, summation of forces vertical, C pala is equal to 3B. Yan. So, ayan na siya. So, pag ikat natin yan, bala, yung cut na yan, this is C. Ito rin. Yan. So, pag i-add natin lahat, parang
2P plus 2B plus 2C must equal 490.5. Again, considering this cut. Equals 490.5. Now, we have here 2P plus yung B, diba, defined as 3P. So, 2 times 3P. And then plus 2 multiplied by C, which is 3B. So, tatlong 3P. Yan. So, solve natin. Two x plus 2 times 3x plus 2 times 3 times 3x equals 490.5. So yung value pala ng p would be 18.87. And then naka pounds na yan. I mean, sorry. Newtons pala to. Kilograms pala yung binigay. Sorry, sorry. So, check natin. Ito yung sagot natin. Letter B. Thank you.